Thank you, mothers. Thank you very much for reminding us the good part in us and for believing in us. Kayo po mga anak, you have received so much and love. Please don't waste your time. Do it now. Express your love, appreciation, now na. You remember yung sulat ng isang nanay? Let me just paraphrase it about a nanay telling a child in writing. Sumulat na lang. Sabi niya, anak, sa aking pagtanda, sana'y maging maintindihan ka sa akin. Maintindihan mo ako kung ako'y nakakabasag ng pinggan, nakakatapon ng sabaw. Anak, huwag mo naman akong sisigawan. Alam mo, maramdami ng isang matanda. Nasasaktan ako tuwing ako'y sinisigawan. Pasensya ka na, madalas ako'y masungit. Dalas siguro ng katandaan. Kung di mo maintindihan ang mga sinasabi ko, huwag mong sabihin ako'y bingi. Anak, pakiulit na lang. Kagaya ng pag-intindi ko sa iyo nung bata ka pa. Mga paulit-ulit mong kwento na hindi ko maintindihan. Ngunit pinakinggan kita. And the mother goes on and says, anak, if you have time, kung may oras ka man lang, sana mag-usap naman tayo kahit sandali lang. I know you're very busy. But you know, anak, maghapon nag-iisa lang ako sa bahay, walang kausap. At sabik na sabik akong madinig ang boses mo. Pwede lang ikaw ay aking maaga. At anak, pag dumating na ang pagkakataon ako'y magkasakit, sana huwag kang magsawa pag-alaga sa akin. Tensya ka na kung ako'y madumi, maihi sa higaan. Pagtsagaan mo kong alagaan sa mga huling araw ng aking buhay. Total, hindi na naman ako magtatagal. At anak, pag dumating na ang panahon na ako'y aalis na sa mundong ito, sana nandyan ka sa tabi ko. Kung pwede lang. At sana hawakan mo ang aking kamay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Naharapin ang ating Panginoon. At huwag kang mag-alaala, anak. Pagharap ko sa Kanya, ibubulong ko sa Kanya. Napagpalain ka sana. Dahil ikaw ay naging mapagmahal sa iyong ama't ina. Anak, mahal na mahal kita.